mga kamgel, magandang hapon sa inyong lahat, no? So, bali ngayong araw na Lunes po, mga kamgel, is nagpailing ako dito, no? At grabe yung galawan, mga kamgel, kasi yung dalawa kong mason absent, no? So, ako lang isa ngayon, yung mason na nandito. So, yan yung tinanabaho namin kanina, mga kamgel. Kita mo, parikoy. Ayan na. Alright. So, ngayon, mga kamgel, ipapabot ko na dagdag kaalaman sa inyo kung ano yung mga dapat gawin natin pag nagpa-file na tayo na CHB, ano yung mga kailangang i-prepare para makapag-file tayo na CHB. So yun yung ipapaabot yung nadagdag kalaman sa inyo, mga kamukil. Right? So halika, videographer, tingnan natin. So dito, mga kamukil, sa pagpa-file na CHB, unang-una, pinakauna, kapag nakapagbutas na tayo, yung mga butas natin, lalagyan natin ng graba. Yan, pakita mo, parikoy. Lalagyan natin ng graba. Okay? Kaya kung rin. So, dahil yun po yung pinaka-importante, mga kamungkil, huwag po nating hahayaan na yung matings natin, yung bakal natin na sasalo ng ating CHB is lalapat lang doon sa lupa. So, minsan, buhangin yung nilalagay. Ma-advise ko, huwag kayong gagamit ng buhangin kasi yung buhangin, lulubog yan sa katagalan, lalo na pag mababasa siya ng tubig. So lulubog siya, magkakaroon na ang mangyayari, magkakaroon na magkadistansya to sa ilalim, no, yung concrete natin, kasi bubuhusan pa natin to ng concrete. So yung preparation ko naman dito, mga kamugil, na pag magpapile tayo ng CHB, kailangan maglagay tayo ng mga matings, mga patay na mga bakal, para dyan natin ipapasok yung ating CHB, no. So sa akin, madalas na makikita nyo, mga kamugil, kapag sinasabing nagtitipid yung may-ari, isang bakal lang yung pinapahiga dito sa ilalim ng ating mga butas. Yan, isang bakal lang yan. Tapos puputol ngayon ng mga bakal na patayo, itutusok lang sa lupa, tapos tatalian. May mga ganyan diskarte, mga kamugil, di ba? Makikita natin. So, ma-advise ko dyan, mga kamugil, kapag ganyan yung ginagawa ng inyong mga mason, sabihan nyo, no, na hindi ganyan. Huwag lang itutusok yung bakal dun sa lupa, kasi hindi po yun maganda at hindi matibay yung pagkagawa, no. Kahit na nagtitipid tayo, pagdating dito sa ilalim, huwag na natin tipirin, no? Kung halimbawa, ayaw ni may-ari na magpa-beam dito sa baba, so gawin natin ang diskarte na kahit na walang beam, matibay pa rin siya. So ito sa akin, mga kamugil, napapansin nyo, dalawang dipol bar yung nilagay ko dito, no, na magkatabi, tapos nilagyan ko ng C. Nagbenda ko ng C bar ngayon, yan. Tapos, ang spacing niyan, mga kamugil, bawat C bar, 40 cm yan. So 40 cm yan bawat spacing yan. Yan, nakailang 40 cm yan papunta doon. Yung spacing ko naman dito sa patay natin na bakal, mga kamukil, para ipapasukan natin ang ating CHB upang maging matibay, tag 80 cm yan. Mula dito sa poste, 40 cm. There is 80 cm yung distansya niyan, mga kamukil, no? So yun po yung una nating gawin kapag magpapile tayo ng CHB, no? Lalagay tayo ng mga matings. Unang-una, buhusan natin ng graba yung butas natin. Tapos maglalagay tayo ng mga matings, no? Tapos paglagay ng mga matings, huwag natin kalimutan itong mga dowels natin na patayo, para dyan natin ipapasok yung ating mga CHB. Alright? So ngayon, kung napapansin nyo, madalas sa previous upload ko, pinag-usapan natin kung alin yung nauuna, CHB ba o puste yung mauuna sa paggawa ng bahay, no? Kasi minsan may nag-uuna yung CHB bago magbuhos ng puste. So itong trabaho ko, mga kamugil, nauuna yung puste bago nagpa-file na CHB. So yan po yung patunay. So ganito po yung una nating gawin. Peng, living. Alright, mga kamugil. So ngayon, dahil sinasabi ko sa inyo, ang kagandahan kasi dito sa nauuna ang puste, yung guide ng ating pagpa-file ng CHB ay hindi na magbabago-bago. So kapag matibay yung ating nilalagyan ng guide, so magkakaroon na magiging fluid talaga yung file natin. At ang advantage na makukuha natin dyan, list tayo sa gastos ng simento, list tayo sa gastos ng buhangin, kasi matuwid na yung file natin, kaya kukunti na lang yung pipinitingan natin. Alright? Pero tandaan, mga kamugil, yung minimum talaga 1 inches talaga yung minimum na kapal ng ating plastering. Okay? So ngayon, mga kamugil, kukuha tayo ng guide dito sa poste mismo na, kasi dito natin ilalagay yung ating guide. So, dahil may nusing to, mga kamugil, mula dito sa pinagagilid ng puste, ang ginawa ko dito, sumukat na lang ako ng 2 inches. Yan. Andyan yung 2 inches niya. Ngayon, gamit tayo ng level bar. Saan yung level bar? Ito. Sa mga magitan ng level bar,
Tingnan natin. Right, ayan na. May guide na tayo. So, ganoon din sa kabila. Kaya kaya tira ba ako? Meri yung right, mga kamugil, no? Ito yung 2 inches nya, kaya kukunin natin yung tuwid nito upang malagyan natin ng guide, no? So itong pusti, mga kamugil, tuwid na tuwid to, no? Kasi sa pagka layout nito inayos, ginawa na natin yung tamang pamamaraan, no? Right, yan, kailangan kuha natin yung tamang tuwid. Right, yan na. So yan yung guide natin. Kapag magpipinising tayo sa CHB natin ng 1 inch, yung kapal, ang idadagdag naman natin dito sa pusti, 1 inch din. Para yung nosing natin, laging 2 inches siya, no? Pipinising tayo ng 1 inch dito sa palita, sa ano natin, piling, pinising din tayo ng 1 inch dito sa ating pusti, para pantay. Okay, yan na. So, hindi pa dyan nagtatapos, mga kamugila, ang ating pag-prepare kung mag-file tayo ng CHB. Okay. So, brother. Atong level hose ay do. Right, mga kamukil. So ang pinakahuli natin gawin dyan, kailangan natin i-level kung saan yung kinukuhaan natin ng unang level. Doon din tayo magkukuha para lahat ng CHB natin pantay-pantay po, no? Walang maiiwan, walang tumataas, walang bumababa, lahat pantay-pantay. So dito tayo magkuha ng level. Dalhin natin dito sa pusti na to. Okay, dalita do. Alright, mga kamukilo. So ayan, dito tayo kukuha ng level sa kabila. Video kasi kado part. Kailangan, mga kamukil, yung tubig mag magkapantay sila sa tansi. Tingnan mo kung may mga hangin, baka may mga hangin yung level natin. O hindi yan pwede pagka ganyan. Yan. Tingnan lagi, mga kamukil, yung hose level natin. Kung may mga nagbabubbles po, no, sa loob ng ating hose, yung mga tubig natin. Kasi kapag ka mayroong ganyan, mga kamukil, hindi nyo namalayan. At talagang hindi yan magkapurma-purma yung paglibil nyo. Magugulat na lang kayo pagkatapos ng trabaho nyo. Hindi pantay yung trabaho nyo. So panatiliin laging mag-check up sa mga libil hose bago mag-libil. Alright? Dahil ito yung kukuna natin ng libil, mga kamukil. Dahil dito na naman tayo magpapile. Dito natin dadalhin yung libil. Mula dun sa pinakaunang libil. Okay na? Yes. Yan. So ganito mag-prepare, mga kamukil, pag magpa-file tayo ng CHB. Okay, yan, kuha na namin yung level. So ngayon, ang gagawin natin, saan yung steel tip? Post mo muna. Okay. Ngayon, mga kamukil, dahil na-level na natin to, ang susunod natin gagawin, kunin na naman natin kung magkano yung sukat mo para mag-sit up ng mortar, no? Sa akin, mga kamukil, dahil 20 cm yung ating CHB, so 22 cm lang kinuha ko. Gaya ng dati, sabi ko sa inyo, pag manipis yung setup natin, mas mabilis yung trabaho. Kasi pag makapal, mahihirapan tayo, lulubog yung CHB natin pag patong natin, lalo na't mabasa yung halo. So matatagalan tayo. So ginagawa yun, mga kamukil, yun yung sa mga magpapagawa ng bahay. Kapag makapal masyado yung setup ng ating umortar na CHB, mag-ingat na kayo dyan sa trabahador nyo. Kasi patay uras yan, mga kamukil. Yan yung laging ginagawa sa mga patay uras. Ginagawa nilang makapal yung mortar para matagal sa makapag-sit up, hindi mabilis yung trabaho nila. Ibig sabihin, matagal matapos yung trabaho nila, malaki din yung babayaran mo sa kanila. Yan, kuha tayo ng 22 cm dito pababa. Ito yung mga gagawin pag magpa-file na tayo ng CHB. Isang CHB, subukan natin sa baba. Kung kaya pa ba. Yan. Dalawa. So ngayon, itong level na to, dalhin na naman natin doon sa kabilang puste.
Ako lang daw, dikit lang sa may lapis do. Sa may bagis, diha ka magbagis kita. Ako lang i-level. Relax lang ka diha. Okay na? So yan mga kamagila, tingnan nyo kung paano ako mag-level. Yan. Hanapin lang natin dulo ng tubig, tapos tapat natin dito sa may guhit natin. Kasi yan yung level natin kanina mula dun sa pinaka-original nating pinagkukunan ng level. At hintayin natin na hindi nagagalaw yung tubig niyan mga kamagila. Hey, bira! So, yan na. Yan yung level niya mga kamukil doon sa kabila. Ibaba mo, do. Do, ayos ha. Ayok, luhag ka. Tama ka niyo, dadong? Na. Ay, pakuha na, radya. Kapilari pagsulat, ano? Gamay, kung kayo, mabagisan lang. Pangitag pangkuris, da. Oh, sige, pero. Oh, sige, okay na. Yan, nailibil na natin dun sa kabila, mga kamukil. So, kung ano yung ginagawa natin dyan, ganun din yung gagawin natin sa kabila. Ayupos na. Alright, nandito yung ano yung mga kamukil level. So, kukunin natin yung 22 cm dito. Nandito siya malalagay. 22 na naman dito. So, mga ganito po yung gagawin natin kapag magpa-file tayo na si Itsby. Ano ba yung kagandahan dito sa ginagawa natin? Talagang hindi na mababago yung guide ng ating pagpa-file na si Itsby kasi nakadikit na siya sa puste. So, ito po yung kagandahan kapag puste yung mauuna. Ang advantage talaga dito, hindi pa paling-paling yung pagpa-file natin ng si Itsby. Okay, so yan na. So, yan na yung pinakahuling gagawin. Pag nakagawa na kayo ng ganyan, ang gagawin nyo na lang, lalagay nyo na lang yung pako dito. Kailangan tuwid din ang pagkalagay ng pako. Tapos, lagyan nyo ng tansi. Matakin nyo sa kabila. So, pwede na kayo mag-file. Dahil may guide na naman kayo. So, dito tayo maglalagay ng pinakaunang guide sa baba. Right? Sabi yung mga ano ko, mga kamungkilo. Mga goons. So, yan. Kung napapansin nyo mga kamungkil, nakikita nyo dalawang bakal yung nilalagay ko tapos pinapahawak ko siya dito sa ating dowels. So yung pahiga naman natin na bakal mga kamukil, dito ko rin yan ipapasok. Nakayabi yan dito. Yung pahiga natin na bakal sa CHB, nakayabi yan kaganyan. Tapos talian to natin, o di kaya i-welding natin. So ganyan yung diskarte ko mga kamukil pagdating sa dowels, no? At itong dowels na to mga kamukil, naka-bend din yan ng polyterile na 30 cm doon sa ilalim. So hanggang dito yung bin niya mga kamukil, nandito. Mula dito papunta dito, nakaliter il yan. Right. So mga kamukil, magpa-file na tayo na si HB. Right, umpisa na natin. Right mga kamukil, no? Yan. So sa loob ng isang araw mga kamukil, ito yung natrabaho ko. Pagpa-file. Naka-prepare na lahat ng mga bakal. So yan na yung level ng flooring natin mga kamukil. Yan, papunta dun. Simula ko kanina mga kamukil, maga mula dito papunta dun. So wali dalawang libing ng CHB no, mula sa ilalim. So tatambakan pa, nasa limang hollow blocks yung nagagastos bago mag flooring no, dito sa project na to. Gusto ni sir mataas kasi mas mataas kaysa kalsada yung gusto niya. Kaya ganun po yung nangyayari, limang hollow blocks mula dun sa pinaka ilalim papunta dito sa flooring nagagastos. Ayan. So papunta dito. Yan ang nakikita natin mga kamukil, yung mga preparation namin na yun no. Naka-wheelchair lahat dyan. So, pinatibay ko dito talaga sa umpisa pa lang sa ilalim mga kamukil. Pag matatabunan pa yan ang flooring, so mas matibay na itong mga dowels natin no, na nakapatayo para sa ating CHB. Dyan natin ipapasok yung ating CHB. Pero mangyayari dito mga kamukil, may iba dito na mapuputol pagdating sa mga bintana, sa mga window. No? Dito rin naka-wheel din siya. Paikot lahat mga kamukil, ganyan po yung details ng pagkatrabaho namin. No? Ayan. Papunta dito. Paikot po yan doon, yung na-filean ko, no? Papunta doon. So, yung kulang mga kamukil is, yung side na lang sa likuran bukas, no? Darating yung pangpiling na bukas, lupa bukas. So, ngayon, hindi pa na-deliver kasi nasira daw yung sasakyan, no? Sabi ni sir, kung hindi pa maka-deliver bukas yung pinuntahan niya, maghahanap siya ng iba. Kasi kailangan na matambakan dyan mga kamukil. Dyan yung pauunahin ko sa pagtambak bukas para ma-fluoringan siya. Kalahating araw siguro, pagtambak niyan, pagka hapon flooring ka agad. Tatapusin ko yun sa pag-file bukas. Isang CHB na lang yan yung ipa-file ko dyan.
Pero itong dating si HB nila, sisirain ko na yung level lahat nitong pag-flooringan, bago lahat yung gusto kong malagay na si HB. So yung lumang si HB, sisirain ko yan, tapos papalitan ko ng bagong si HB. Ang pinakakulang lang na hindi ko natapos ngayong araw, yun lang, no. Ito dito na side. Dito kasi inabot na talaga ako ng oras, mga kamukil, dito. Ito na lang, tapos yun. So, mangilan-ngilan na lang na si HB, no. At natambakan na to lahat ngayong Linggo. Oh, bala sa kuano. Aw, sus. Oh. Ngayong Linggo, mga kamukil, dapat mapluringan to. Ang pinakahabol ko, no. So habang magtatambak sila ng lupa dito, magtatamper, dyan naman ako sa taas. Umpisahan ko naman yung paggawa ng sikan floor. May mga mason sana ako, kaso hindi nag-duty. So pag nandito sila bukas, mag-duty sila bukas, sila na yung bahala dito sa baba. Siguro bukas, mag-umpisa na ako mag-fabricate ng mga tubular, no, para sa trusses natin. Umpisahan ko na yung paggawa para pagtayo ng mga poste, sasalpak na lang natin, iaangat na lang natin. Right, so yan lang, mga kamugil. Sana, mga kamugil, nakakatulong yung aking video sa inyo upang mag-DIY kayo sa inyong mga bahay, no. Ako po'y hindi gaano kamarunong, hindi din ako professional pagdating sa mga ganito. Ako lang po'y namamahagi sa aking kaalaman, no. Lahat ng aking nalalaman, base lamang po yan sa aking mga experience. So, sa mga magagaling, tinatanggap ko po ang inyong mga masasagip na comment. Wala pong problema sa akin yun. Yung gusto mga mag-advise, okay lang. I-a-apply ko din yan sa aking mga trabaho kapag makikita ko maganda yung mga advices na binibigay sa akin. Right? Once again, Monkel on the vlog. Thank you.